Papalit tayo ng ball race na ADV-160. Ito yung papalit ko, Phyto yung brand niya. Clickbit, PCX, ADV, tsaka Wave 125. Para-paras lang sila ng ball race. May damage na kasi yung sa akin. Kapag naliligo mong ganun, parang gumigitna na siya. Kaya palitan na natin ngayon. Nabaklas ko na din pala yung mga fairings, yung mga kailangan baklasin para ma-access natin yung steering head bearings natin. Meron ako nakita sa YouTube na tutorial ng full fairings removal. Lagay ko na lang yung link nun sa description or comment section para may guide din kayo. Baklasin mo natin itong nut and bolt. 14mm dito, pang kontra. Tapos 17mm tong nut. Make sure na tama yung orientation niya pagbabalik. Magkaiba kasi ng size to. Tapos pag ano na ang position niya. Angat lang natin yung handlebar. Tapos lagyan natin ng basahan dito para maipatungan siya. Kalasin natin itong caliper. Torx na T40 yung size. ABS sensor 8mm. Bracket dito 10mm. Tapos tong bracket din dito sa ibabaw nito. Hindi lang kita nangarangan MDL. 10mm din yung size. Upod lang natin tong caliper para hindi siya maiipit. Front wheel axle naman 14mm dito sa kabila. Tapos 19mm dito yung nut. Gutin lang natin. Tapos balik din kagad natin para hindi mahulog yung mga spacer. Okay, gulong yung gulong dito. Make sure na yung hindi siya matutumba. Mas ramdam ngayon yung hukay. Parang sumushoot siya dun sa hukay. Front fender tanggalin din natin. Dalawang 5mm dito na alin. Tsaka sa kabila. Tapos sa magkabilang side na nito, meron yung 10mm na bolt. Natin yung front fender. Ito yung dalawa niyang bolt na 10mm. Ito namang pinch bolts ng front shock natin. 14mm yung size niya. Apat yan, meron din sa kabila. Kapag medyo mahirap, gamit tayo ng tubo para mas may puwersa tayo. Mas madali. Hindi naman to sobrang higpit, kaya okay lang na ratchet ang gamitin. Pag ay mga sobrang higpit, mas maganda kung breaker bar gamitin natin para hindi masira yung mechanism ng ratchet. Natanggal na natin. Ilahin natin pababa yung front shock. Pero bago natin nilahin, tandaan nyo yung position. Ito, alam ko naman na yung position nito. Nakapantay lang siya dito, flush. Parehas. Ayun yung magiging guide ko mamaya pag babalik sa kanya. Tanggal na. Medyo yung mga kalawang. Tinising ko na lang ito mamaya. Tanggalin ko na din itong kabila. Siguro kung tatanggalin itong headlight mismo, mas may access. Pwedeng gamitan ng impact wrench. Pero hindi ko na kasi inalis. Depende na siguro sa magiging diskarte nyo. Paano siya makakalas. Baklasin naman natin tong nut. Ito gagamitin natin. 32mm yung size. Pagluwag niya, sagad natin yung manibela dito. Pansin ko, sumasama tong nasa ilalim. Kontrahin naman natin. Spanner tool. Tapos gamitin natin ang tubo. Kontra dito. Tapos tuluwag. Ayun, luwag na. Ito kasi yung nag-iipit dito para malaki yung position niya. Actually, meron na bibiling tool nito eh. Parang ganun na parang DIY na gawa. Nasa 500 yung presyo niya. Kaso, wala siyang stock ngayon. Nagtanong ako eh. Kaya ito na lang ang ginamit ko. Bumili ako talaga nito na 32mm yung size. Para lang maluwagan ko to. Pero yun, meron nga ng tool. Pwede nyo orderin yun. Lagay ko rin yung link nun sa description. Ang orientation niya, paganto. Tanggalin naman natin itong top thread. Actually, maluwag naman siya eh. Kahit kamay, kaya. Itong ilalim nito, pag nawala sa position, i-push nyo lang pataas. Babalik naman yan. Tapos hawakan lang natin yung ilalim kasi mahuhulog yan. Lalayan natin sa ilalim. Mahuhulog na yan na ganyan. Tanggal na natin yung T-post.
top thread, tsaka lock nut, tanggal na natin. Tanggalin natin tong outer race. Tapos ito yung kanyang bulitas. Ibahay na pala yung sa ADB. Yung kay bit at click kasi naka-loose lang na mga bulitas. Itong inner race punasan natin para makita natin kung may damage dito. Konti pa lang yung nakikita kong damage sa kanya. Ito to, yan, tsaka ito. Parang bumaon yung mga bulitas sa kanya. Ito rin, meron dito. Yung inner race, meron na rin siya mga damage. Parang may huway-huway ng maliliit. Tapos pati yung mga outer race dito, yung dalawa. Ngayon, tanggalin muna natin para mas napakita ko sa inyo. Nakita ko tong tool ko ng pang-install ng bushing. Sakto yung butas niya dito. Pag pinukpo ko siya, pantay yung lapat. Tapos kasya siya dun sa ilalim sa inner race naman. Kaya magagamit natin. Shoot siya dito. Tapos, yan. Pupukpok natin siya ng mas madali. Rubber mallet. Natanggal na natin yung inner race sa ibabaw gamit yung pagtanggal ng bushing. Sa ilalim, hanapan ko ng diskarte. Kung pa natin pupukpok, baka sakaling meron akong kakasya. May diskarte na rin tayo para dun sa ilalim naman na inner race. Ang gagamitin natin ito, yung outer race ng ibabaw na nandito nakapatong. Kasi ito yung ilalapat natin doon, papaganyan ng position. Tapos suot natin ito ulit. Yan, sakto din yung size. Nakapwesto na siya, pukpukin na lang natin to para matanggal natin yung inner race sa may ilalim na part. Lagyan ko lang muna siya ng salo kasi baka matamaan si Shell dun. May pusa dun sa ilalim eh. Lapit na siya matanggal. Tanggal na natin, ito yung pansalo ko. Yung inner race dun sa may ilalim na part. Ito yung outer race sa ibabaw. Sakto yung diameter niya, yan, ganyan. Mantama. Kasi ito yung pagtanggal ng bushing. Ito yung outer race natin sa ilalim, sa T-post. Hindi ko lang kung kita nyo, pero hindi masyado sa camera. Parang may mga dent siya na galing sa bulitas. Ganon-ganon. Tuldok-tuldok. Pero kapag ka sa personal, kitang-kita. Yan. Ito naman yung mga bulitas sa ilalim na part. Okay pa naman siya. Actually, pwede pa kang gamitin ito eh. Wala namang damage yung bulitas. Kompleto pa. Pero itong inner race, yung dinadaanan ng mga bulitas. Yan. May mga tuldok-tuldok na. Hindi lang talaga gano'ng makita sa camera. Kaya may mga tuldok-tuldok siya. Ito naman yung sa ibabaw, yung inner race. May mga tuldok-tuldok din yung dinadaanan ng bulitas. Dapat dito yung macro na camera no, para mas makita. Mga bulitas niya, okay pa rin, pwede pang gamitin. Yung outer race naman, meron din pero konti lang. Ito, ayan, yung mga part na to. Ayan, ito, mas kita na sa camera. Yun yung nagiging cause nung parang bumabaon siya. Kasi parang nag-i-stack dyan yung bulitas. Inising ko na lang din itong mga kalawang nito, yung dami oh. Kahit liha lang, tapos sa ganyan ng grasa para hindi mga lawang. Nagagamitin ko is yung rotary tool. Meron naman ako nun para mas mabilis. Ito pa lang sa ilalim sa tipo, salisin natin itong rubber na to. Nilain lang natin. Tapos tatanggalin natin yung mamaya. Ito, isinsilin na lang natin pero dahan-dahan lang. Wala ako nung pang ano nito eh, pantanggal talaga ng special tool. Lagyan ko na rin siya ng tape magkabila para hindi madadamage yung paint. Sinsilin natin na pag ganun, kabilaan. Pero feeling ko mas maganda gamitin to. Makakurba to eh. Kabilaan lang hanggang sa matanggal. Yan, medyo kita na rito. Yan. Yung sasabi ko sa inyo na tuldok-tuldok. Napakat ng bulitas. Washer naman niya, ayan. Ituwid na lang ulit natin. Nisa muna natin itong mga kalawang. So, gagamitin ko liha, tapos rotary tool. Lowest settings lang. Tanggal lang ko na ng kalawang to. Yung mga kalawang dito at saka dun sa mga bolts, ito gagamitin ko para hindi matanggal yung coating. Pati yung sa may inner tube na kalawang, ito rin gagamitin ko. Lowest settings lang din. Tanggal ko na yung mga kalawang na mga bolts. Dulo ng front shock natin, yung inner tube. Tsaka yung mga may kalawang na part dito, analis ko na rin. Halos ubos na yung ano, parang steel brush to eh, na fine. Madali makatanggal ng kalawang. Ito na ipapalit natin na Phyto brand SCM101 PCX Bit Click ADV. Same lang. Wave 125. Tsaka XRM din yata. Same lang din ang sukat to nung stock. Yung dalawang inner race nito, ito.
Nalagay ko muna siya sa freezer para medyo mag-shrink siya ng konti para pag ikakabit natin mamaya, mas madali siyang mapasok. Ito yung stock natin, tapos ito naman yung phyto. Papansin nyo, mas marami yung bulitos nitong stock. Yung phyto, konti lang. Actually, parang pwede mo nga siyang gamitin eh. Same lang kasi talaga ng sukat. Pero ito lang gamitin natin kasi ito yung kasama niya. Sa ibabaw, same din. Interchangeable. Tapos yung sa stock, ayan, kumbaga nasa gitna siya. Itong phyto, medyo nakalabas ng konti. Pero ito gamitin natin yung kasama ni phyto. Tago ko na lang itong stock. Install na muna natin itong outer race sa ilalim na phyto. M-series phyto 91683349605241. Dito natin yung lalagay. Yan, pag ganyan ang orientation. Tapos ito yung pang pupush natin sa kanya. Ito lang ang patatamaan natin. Sakto naman yung diameter. Medyo luwag siyang konti. Ito yung pupukpukin natin hanggang sa bumaunto. Lagay muna natin itong washer niya sa pinakailalim. Kumbaga ito yung lalapat dyan dito. Pag ganyan siya. Tapos sa gitna nito yung rubber na to. So ano yung orientation nyo nung inalis nyo, ganun nyo din ibabalik. Tingnan natin ang grasa para madaling pumasok yung loob nito. So shoot natin ang dahan-dahan. Hingin na lang natin dito sa labi. Para matutulak niya pababa yung grasa. Inilagay ko pala is high temp na grasa. Gainer 8, high temp grease. Shoot natin tong outer race na pangilalim, yung luma. Actually, mas maganda to kung meron kayong mahanap na tubo. Tapos ilagay nyo to para pantay na pantay ang pokpok. Pero dahil wala akong tubo na ganun, diskartehan na lang natin itong sinsel. Tapos alternate yung pokpok natin pababa. From time to time, i-check nyo rin syempre kung pantay ba yung pagkakalapat. Yung inner part lang ang pupukpukin natin. Pag gano'n na yung tunog, parang nagbakal sa bakal na. Lapat na yun. Yan, nakalapat naman na siya. Lapat na. So, okay na to. Balik naman natin tong goma niya. Shoot lang natin dito. Ang protector naman to ng dust. Para hindi pasukan ng dust. Ito, alikabok. Tsaka tubig. Although yung grasa natin is nakaprevent na yun ng tubig. Kasi waterproof yung grasa. Yan, okay na to. Lagyan natin ng grasa tong bulitas. Mas maganda mas madami. Para hindi ka agad siya matuyo. Pero sa shop man na walang nakalagay is 3 to 5 grams of grease. Pero tansyay na lang natin. Shoot natin dito. Dapat alam niyo yung orientation. Para hindi kayo magkabaliktad ng kabit. So ganito yung orientation nito. Dagdagan pa natin para mas madami. Ito pwede na natin ikalat dito yung mga excess. Iwas kalawang na din. Kaya nitong part na to, yan, kinakalawang. Manipis na layer lang ng grasa. Ito din pala ang mga butas na to, lagyan natin ng manipis na layer ng grasa. Ito yung maraming kalawang kanina. Na nadamay na pati yung inner tube nagkaroon ng kalawang. Thin layer of grease para iwas sa kalawang. Lagyan ko din ng grasa itong lagayan ng inner race. Ito pala kapain nyo. Kapag may naramdaman kayo na burst, kailangan alisin nyo yun. Dapat smooth siya. Kasi dito natin nilalapat yung inner race para flat na flat yung pagkakalapat niya tsaka sagad na sagad. Ito okay naman, wala namang burst. Ito na yung inner race natin na pang ibabaw at pang ilalim na galing sa freezer. Yan, para medyo mag-shrink siya. Lagyan na natin yan dito. Pag ganyan ang orientation. Ngayon natin ito ibabaw. Ito namang gagamitin ko na to. Ito yung pang sa kotse daw to eh. Sabi dun sa machine shop na napagbilhan ko nito. Sakto lang din yung sukat niya dito. Gamitin pala ulit natin itong bushing puller ko. Tsaka washer na malaki. Para mas pantay yung pukpok. Yan, nakapantay na siya dito sa labi. Ganyan din gagawin ko sa ilalim. Ganoon din ang diskarte. Tapos imbis na pa ganyan, ito namang kabila. Kasi sakto yung size nito dito. Maliit ng 1mm yung diameter. Kubit ko na lang to kasi hindi nyo rin makikita na sa ilalim eh. Nalapat ko na rin itong ilalim. Flush na siya dito sa may labi. Try naman natin i-press ngayon gamit ito. Ito yung sa spring compressor ko. Tapos sumili lang ako ng washer na malaki sa inko. Yan. Isang maliit para sakto yung butas. Isang malaki para maiipit natin. Tapos ito yung gagamitin natin pampress. Ito. Sakto kasi yung laki nyan dito. Maliit lang ng 1mm. Washer na malaki, inner race, na luma, tapos washer ulit, tapos ito, panghigpit. Try natin i-press kung mapapasok natin itong inner race sa ilalim. Sa kabila kasi hindi ubra kasi halos sakto yung diameter dito eh. Dapat mas malaking washer ang gamitin dito. Ito na lang i-press natin yung ilalim. Try natin ha, kung gagana.
Meron talaga nabibili na pang press nito na parang pang install ng mga inner rays. Nasa 1K yata yun. Hindi na ako naka-order noon. Siguro next time na lang ako order para pagka magme-maintenance ako ng ball rays, mas madali. Lagay ko na lang din yung link na sa description. Ito ay align muna natin. Medyo mahirap lang siya i-align kasi walang guide eh. Yung installer na nakita ko, may guide siya kaya align agad yun pag nilagay mo. Try natin yung lulubog. Lumulubog naman siya. Pero parang tabingin yung lubog ah. Tingnan natin ulit. Lasing guide eh, kaya baka tumabingi talaga. Hindi equal yung pressure. Tabingin yung lubog. Hindi rin nubra itong pang-press natin. So, popopoin ko na lang para mas pantay yung lubog. Bili na lang din ako nun nung pang-install nito para mas madaling maglapat ng inner rays. Ano, panglapat natin, tansya-tansya lang. Make sure na pantay yung paglubog. Ganito rin gagawin ko dun sa ibabaw. Medyo tiyagaan to kasi medyo mahirap siyang i-align. Hanap natin siya malapat. Ayan, lapat na itong ilalim. Ibabaw naman, ilapat natin. Same process lang din. Baliktarin lang natin itong guide natin. Nalapat ko na rin ito ibabaw para pala malaman nyo kung lapat na. Kapayin nyo ng kawad dito. Kapag sumushoot yung kawad, hindi palapat. Ito, lapat na ito. Pati yung ilalim, lapat na din. Ito ibabaw niya, konti lang yung lubog compared sa ilalim na malalim yung lubog nung inner rays. Lagyan na natin yung mga bulitas niya. Lagyan niya naman ang orientation. Lublub na lang natin, oh. Mas madali. Huwag nyo na siyang tiparin sa grasa kasi matagal lang bukas nito eh. Taon bago buksan, kaya mas maganda maraming grasa talaga. So tama natin yung tipos, nilagyan ko din yung grasa yung inner rays doon sa ilalim. Suot naman natin yung outer rays. Dapat lang natin siya. Tapos yung top thread. Yan, lapat na hand tight. I-torque naman natin ng initial torque. 25 Newton meters. Based to sa shop manual ng pang ADB 160. Ito yung gamit ko na spanner, tapos pinalagyan ko siya dito ng 1/4 na adapter. Kapag pala magtotorque kayo na may extension na ganito, dapat naka 90 degrees para makancel yung extension. Kasi ang torque is yung haba multiplied by force. So pag nakatuwid na ganyan, mas konti yung puwersa mo para ma-reach yung torque. So kailangan if 90 degrees mo para makancel yung extension niya or yung additional na haba dahil sa extension. 25 Newton meters. After natin siya may torque, move natin ng side to side yung steering stem natin para mas mag-sit yung mga bearings. After natin siyang maliko side to side, luwagan naman natin. Tayo ng tubo, extension. Maluwag na siya. After natin siya malugan, higpitan natin siya ng hand tight. Lapatin lang natin. Nalapat na natin by hand, pero higpitan pa natin ng konti. Yan. After nating malapat siya ng hand tight, luluwagan naman natin siya ng 45 degrees or 1/8 of a turn. So kung bilog to, circle, 1/8 ang luluwagan natin. Yan, 1/8 of a turn. Tapos kabit naman natin yung lock nut. Ito-torque na natin tong lock nut ng 74 Newton meters. Lapat na siya. Higpitan natin ng konti pero syempre kukontrahin natin to, itong top thread para hindi siya mawala sa position. Medyo higpitan ko na para pag ito-torque natin konti na lang. Kinokontra ko to, yung top thread para hindi siya gumalaw. Ito naman yung pan-torque ko sa kanya. Pinaweldingan ko rin siya ng 1/2 naman. Tapos ganun din para makancel yung extension, 90 degrees. Newton meters. Medyo mahirap siya talaga. Mas maganda kung yung ganong type yung gagamitin nyo, yung dito mismo, para mas may torque ng maayos. After natin siyang may torque ng 74 Newton meters, check ulit natin yung play. Yan, kung smooth, kung hindi maganit. Ito, magdidepende na to sa preference nyo kung gusto nyo yung mas nimble yung sobrang lambot nya
or yung medyo maganet para mas stable naman sa high speed. Depende na sa inyo. Ako doon lang ako sa gitna. Personal preference na to. Pero yun yung standard ni Honda. Yung pinakita ko sa inyo. Kinabit ko na tong front shock natin. Smooth na yung play niya. Ito pala mga pinch bolts. Nilagyan ko ng konting grasa para hindi iwas kalawang din. Tapos pati ito may grasa din. Yan. Hindi ko pa inihigpitan. Maluwag pa to. May play pa yan. Yan. Tapos napansin ko, pagka nakasagad siyang baba na ganun, na medyo maluwag pa to, na hindi pa nahihigpitan. Tamang-tama lang yung alignment niya. Yan o. Nakasagad sa baba. Nakasagad sa baba. Suot natin tong axle. Saktong-sakto yung alignment. Nakabit na muna natin tong axle dito. Tapos higpitan natin yung pinch bolts. Saktong higpit lang muna. Check natin ulit kung hindi nagbago yung alignment. Hindi mo siya nagbago. Ito dapat pantayang higpit natin kasi magpipinch siya na ganun. Kumbaga may ipit siya. Masisilip nyo naman yan sa gap dito kung pantay yung lapat. Torque nito is 49 Newton meters tong apat. Was 14 mm socket. Alternate lang natin. Forty-nine newton meters. Nagbabago kasi yung torque nito kasi nga naiipit yan eh, gumagalaw. So kailangan pantay higpit. 49. Okay na. Kabila, same process din. Alternate hanggang mag 49 parehas. 49. May higpit pa rin. 49. Okay na. 49 din ang higpit. Front fender, kabit naman natin yung mga bolts niya. Ito, 10mm dito sa likod. Itong may washer. Tapos yung dalawang Allen bolts dito. Tsaka dito. Untight muna. Tapos i-torque natin ng 7 Newton meters lang. Yung kabilang side na i-torque ko na. 7. Tapos yun nandito sa loob. 7 din. 10mm socket, 7 Newton meters. 7. Ito naman mga bracket na to na 10mm, 7 Newton meters din ang ito torque ko dito. 10mm socket, 7 Newton meters. Pwede ba natin higpitan kahit 9 siguro? 7, gawin na natin 9 siguro. 9. Ito naman sa sensor ng ABS, nawala yung bolt. Hanapin ko pa, wait lang. Nakita ko na yung bolt ng ABS sensor, andito pala nakasingit. Nakabit na natin yan dito. Ang nakalagay dito, front wheel speed sensor bolt, 11.9 ang torque. Siguro mga 10 lang ang gagawin ko. 7 muna, pakiramdaman ko lang. Parang mahigpit na nga yung 7 eh. 9. Sige, sagad na natin na 10. Okay na, 10 Newton meters. Kabit na natin yung front wheel. Pero bago natin kabit, lagyan natin ng manipis na grasa to. Itong front axle. Para iwas kalawang. Manipis lang na layer. Yung mga spacer, wag natin kalimutan ikabit. Tapos pasok natin yung axle. Tapos yung lock nut. 14mm kontra 19mm yung nut. Kabitan natin ng konti. Tapos 59 Newton meters of torque. 19mm. 14 kontra. Newton meters. Caliper, balik natin. Bukahin lang natin yung brake pads. Make sure na pasok sa gitna. Caliper bolts. T40 Torx na socket. Pinatin na konti. Tapos luwagan natin siya ng 1/4 of a turn. 1/4. 1/4. Piga-pigayin natin yung preno para mag-align yung disc, yung caliper sa pads. Kumbaga para 0-0 siya. Yan, nakagat yung preno, hawakan lang natin. Tapos higpitan natin yung caliper bolts habang nakahawak yung preno. Bitaw preno para ma-align natin yung caliper to disc. Torque naman natin siya ng 30 Newton meters.
30 Newton meters. Parang mali yung kabit natin ng wire ng sensor. Parang nasa loob yata to, no? Pag nasa loob, lilipat ko na lang siya dito. Kabit naman natin tong handlebar post nut. Yan, kung ano yung orientation niya, ganun din yung susundin natin. Tapat lang natin siya sa butas. Shoot natin. Tapos itong isang to, nakashoot yan dun. Yan, nakashoot siyang ganyan. Tapos yung nut niya. 14mm pang kontra. Make sure na nakapasok to. Tapos 17mm. I-align ko muna siya. Double check yung alignment. Magalaw-galaw pa kasi yan na ganyan. Yan. So dapat i-align natin na pantay yung manivela sa gulong. Pag nakuha na natin yung alignment, tigpitan na natin. Double check ng alignment. Okay na yung alignment nito. Torque na natin siya. 39 Newton meters. Sakto lang yung play niya. Hindi siya maganit. Hindi rin siya sobrang luwag. Yung tamang adjustment pala nito, dapat pag side to side hindi maganit. Walang laban. Kasi kakabigyan kapag sobrang higpit. Tapos dapat hindi rin siya maluwag na pag inalog mong ganyan. Hindi na ganun-ganun. Ito, walang alog. So, tamang-tama lang yung adjustment natin. Pero susubukan ko muna syempre sa kalsada. Tapos kung may maramdaman akong kakaiba, mag-a-adjust ako. Fine tuning kumbaga. Depende rin sa preference nyo. Kung gusto nyo medyo masikip o gusto nyo yung maluwag. Sanapin nyo lang yung sweet spot. Yun nga, hindi masyadong maganit. Tapos hindi maluwag na pag inalog mo ganyan. Testing ko na lang muna sa kalsada. Tapos fine adjustments. Tapos bukas ko na lang kabit siguro yung fairings. Medyo ginabi na eh. Test ride na rin natin bukas after ko makabit yung fairings. Pauwi kami ngayon ng Bulacan ni Obi. Ngayon ko pala magagamit to, itong motor na naayos na natin yung ball race. Pero nung kinagabihan noon, tinest ko yun dun lang sa may subdivision para makita ko kung kailangan ko pang i-adjust yung tension niya. So far, wala na akong ginalaw. As is na ito, yung adjustment ng 45 degrees na standard ni Honda sa ball race ng ADB-160. Ewan ko lang sa ibang motor ha, pero feeling ko same lang din yun. Sa mga scooters ni Honda. Una ko napansin sa kanya, ang gana ng handling niya. Yung parang very minimal effort para makapag-counter steer ka or mailigo mo siya. Actually, kahit nga body position lang, lumiligo na siya. Parang gaganon ko lang yung puwit ko. Ayan, ganyan-ganyan ko lang. Lumiligo na siya. Hindi kagaya dati na parang medyo mabigat na yung pakiramdam ko sa manivela. Makakadagdag din yun syempre ng stress sa kamay kasi yung force na kailangan mong i-exert para makaligo-ligo ka. And ito halos wala. Parang nakapatong lang yung kamay ko. Very minimal effort. Body position lang. Lumiligo na. Pero syempre, pag mga tight curves, kailangan mo talagang i-counter steer or i-push yung handlebars. Yung naging damage nito, feeling ko bukod sa mga lubak na usually dinadaanan namin pagka nagbubulakan kami. Factor din yung na-aksidente ako nung mga ilang buwan na nakaraan. Nag-high side accident ako eh. Mabilis yung takbo. So baka napit-pit din dahil doon. Kaya yung mga bulitas, parang pumakat siya doon sa may mga inner at outer race nung ball race natin. Kaya ball race ang tawag doon. Yung ball, yung bulitas, yung race, yung pinagugulungan niya. Ball race. Yung mga special tools naman, bibili na lang ako nun din sa Shopee kasi si Click, hindi ko pa naman maintenance yung ball race nun. Para din for future maintenance ko, magagamit ko talaga sila na di na ako mahihirapan. Medyo natagal lang kasi talaga ako sa pag-install niya kasi nga kulang ko lang ako sa tools. Ilagay ko na lang din yung link nun, mga special tools na yon sa description or comment section. Para kung gusto nyo mag-DIY kayo ng pagpapalit ng ball race, orderin nyo na lang din sa Shopee. Tapos yung genuine versus yung Phyto, yeah, ma-observe pa natin syempre. Ngayon ko pa lang gagamit tong Phyto eh kasi yung kay Beat ko kay Click stock lang yung gamit ko doon na ball race. Yung kay Beat parang maintenance ko lang yan, wala pang damage yun eh. Stock pa rin yung nakalagay, kumbaga nagre-grease lang ako. Kay Click naman hindi ko pa nagagalaw. So ngayon pagka naka-order ako ng mga special tools, i-maintenance ko rin si Click tapos gawin ko din ng vlog yun. Sa ADB so far okay naman tong Phyto. Maganda naman yung play niya. Gaano manivela tsaka yung adjustment na sinet ni Honda na standard. Parang saktong-sakto talaga eh. Hindi ko na siya binago. Hindi siya maganit, walang kabig. Tapos kapag namemreno ka na bigla, wala siyang lagutok. Yun naman yung kapag maluwag, pag lumalagutok. Bawa ganyan. Yung ganun. Wala. Parang hindi lumalagutok. Kumbaga tama yung tension ng ating steering head bearings. Kapag ka naman nag no hands na ganyan, stable na siya. Oh.
Hindi kagaya dati, lumilihis siya na ganun. Parang lumilihis siya kanan yata, lalo pag ang kasko si OBR. Pansin nyo kanina, ano binitawan ko, nakatuwid lang yun ni Bella. Ganun dapat kapag maayos yung settings niya ng steering head bearings or ball race kung tawagin. At kahit mag no hands ka, tuwid pa rin yung manivela kasi parang gyroscope yan eh, yung motor natin. Na tatayo yung mag-isa basta meron siyang speed. So far na ginagamit natin ngayon, okay na okay siya. Wala naramdaman kakaiba. Fully functional siya, tsaka maganda yung pagkakaset natin na yan nga yung standard ni Honda. Ito ko na tapusin yung vlog, diretso na kami nito sa Bulacan ni OBR.